kapag ikaw ay sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala, palatandaan na ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay may mga pinagdadaan ng pagsubok, na ikaw ay mu'min, relihiyosong tao, at binibigyan pa ng pagsubok ni Allah, palatandaan daw yun na ikaw ay minamahal ni Allah. Pauna, sabi ng Rasulullah, inna Allah idha ahabba qawman ibtalawhum, kapag minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, ang kaum, bibigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Kapag minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin, bibigyan niya ng pagsubok. Maaring ang isang mu'min na hindi niya naunawaan ang buhay dito sa mundo, maaring ang isang mu'min na mahina ang kanyang pagtitiwala, pananalig, ang kanyang iman, marahil hindi niya naunawaan itong hadith na ito. Marahil naghihinala siya ng masamang paghihinala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ako minamahal ni Allah na ako'y ginagawang mahirap o dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok? Hindi yan ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na kapag ikaw ay minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ka ng pagsubok. Ang pagsubok ay nakabatay, yubtalal maru ala kadri dinihi wa imani, o kamakala alayhi afdalussalam. Susubukin ang isang mu'min batay sa kanyang pananampalataya. Kung gaano kalaki ang iman, ay ganun din kalaki ang pagsubok. Ganyan ang hikma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Titignan ni Allah kung gaano makatotoo ang iyong iman. Tingnan natin ang mga mananampalataya. Tingnan natin ang mga anbiya. Pag-aralan natin. Tingnan natin ang mga sahaba. Marahil naisip natin na wala nang higit pa sa iyong, sa pagsubok na iyong pinagdadaanan. Pag-aralan mo ang mga ang talambuhay ng mga propeta. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-aralan mo lamang ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ganyan ang hikma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Susukatin ang ating pananampalataya sa pagsubok, mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang dako, ito hindi natin maunawaan. Ang mga pagsubok, sabi sa hadith, ito ay habag awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawang kafaratul dhunub, pangbura o panglinis sa ating mga kasalanang nagagawa. Kahit pa yung tinik na tumutusok sa iyo, sabi ng Rasulullah, yun ay kafaratul dhunub, pagdadalisay sa kabayaran sa mga kasalanang iyong nagagawa. Kalungkutan, depression, sakit, manalig, magtiwala ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kader na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang dako, ikaw ay ginagabayan, minamahal, hinahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil, mayroon tayong nagawang mga kasalanan noon, malalaki o maliliit na kasalanan, subalit ating nakaligtaan na hindi natin pinagtawbahan, binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok ngayon upang mabura yung mga kasalanan iyong nagagawa. Ilan yung mga kasalanan ating nagagawa na maliliit na kasalanan na hindi natin pinagtatawbahan kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nabanggit sa hadith na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabura lahat ng ating mga kasalanan. Yan ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ligtas, hindi tayo makakawala sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sinusubukan, mu'min man o kafir, lahat pagsubok sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil subukan, bigyan ka ng pagsubok ni Allah ng sa pamamagitan o ng karamdaman o ng kalusugan. Lahat ay pagsubok. Hindi lamang yung mga alam natin
na mga problema, pati yung mga biyaya, ay pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mas matinding pagsubok ang mga biyaya o pagpapalo, mga karamihan. Kalusugang pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kayamanan, pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming nagahangad ng kayamanan, subalit subhanallah, nang siya'y naging mayaman, mas naliis siya, napalayo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naging dahilan yung kayamanan niya upang siya ay malayo, malihis at gumawa ng iba't ibang uri ng kasalanan, iyadang bida. Ang kayamanan, pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo alam kung paano pakikitunguhan, mas mahirap na pagsubok.